Gusto mo bang hindi siya makakawala sa inyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna sa mga nagpapa-shoutout. Hello kay Melissa Paridis from Saudi Arabia. Marjorie Gardego from San Miguel. And last, Divine Abatoy. Hello po sa inyo. At kung gusto niyo rin magpa-shoutout, huwag mahiya na mag-comment sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon, paalala muna sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking mga videos na aking mga ina-upload. Mag-ingat na lang po kayo sa mga lahat po na nagre-reply sa inyo at nag-PPM sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp. So, huwag na po kayo mag-entertain doon dahil sila po ay isa sa mga scammer na ginagamit po ang aking pangalan at larawan. At wala po akong kinalaman sa mga ginagawa nilang kalokohan. Ngayon po, gusto nyo ba na hinding-hindi makakawala ang inyong partner sa inyo kahit na ano ang kanyang gagawin? Itatali nyo lamang ito sa inyong bahay at si partner mo po ay talagang hindi makakawala sa inyo at ikaw lamang ang kanyang gustong mahalin. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito syempre sa ating babae at lalaki na mga partner. And pwedeng-pwede itong gawin kung kayo ay magka-LDR at minsan nang nagkita. Ngayon, or pwedeng-pwede rin ito kahit sa hindi pa nagkikita. Ngayon, kailangan mo lamang maghanda ng isang papel. Yes po, papel lamang. Papel, panulat, at maghanda din po kayo ng pulang tela. Pwede yung damit ninyo na hindi nyo na nasuot at guntingin nyo na lamang, pula po dapat. So, kahit anong klaseng tela, huwag kayong gumamit ng ribbon, yarn, or ano pa. Tela lamang. Tela lamang ang dapat ninyong gamitin. Yun po ang ating ihanda lamang sa ating paggawa ng ritual na ito. Ngayon kapag ready na yung mga materials na ating gagamitin, ay isunod ninyo i-ready isang inyong sarili. I-ready ninyo, kailangan na alam ninyo sa inyong sarili na gustong-gusto ninyo itong gawin at alam ninyo sa inyong sarili na ito ay makakatulong sa inyo at kailangan na mag-isa lamang kayong gumawa at wala pong nakakaalam sa inyong dapat gawin. Kapag ready na, ay pwedeng-pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo lamang ay napakadali at napakasimple lamang. Dito sa papel, isulat mo ng 3 beses yung kanyang pangalan at apelyido. Pangalan niya po at apelyido ng 3 beses. At kapag naisulat nyo na ito, yung kanyang pangalan at apelyido ng 3 beses, isulat nyo rin dito sa baba yung hinding-hindi ka makakawala sa akin kailanman. 3 beses din po. Again po, ang magic words natin isusulat dito, hinding-hindi ka makakawala sa akin kailanman. 3 ulit mo itong isulat dito sa baba. 3 dito sa itaas yung pangalan niya at apelyido at 3 din dito sa baba yung magic words natin. Ngayon kapag nasulat niyo na ito, yung magic words, ang gagawin niyo lamang, itong papel na ito, i-roll mo, dapat po, papasok po sa inyo. Roll po dapat, hindi po tupi. Roll po dapat. So, i-roll nyo lamang itong papel na ito. So, habang ni-roll ninyo, mas mainam na iniisip ninyo si target. Iniisip ninyo na kailanman ay iikot lamang ang kanyang mundo sa inyo at hinding-hindi ito makakawala sa inyo habang buhay. Ngayon, kapag na-roll nyo na ito, kunin nyo ang telang pula, ibalot ninyo ito doon sa telang pula, dapat po ay medyo mahaba yung telang pula natin. So, ibalot ninyo ito doon sa telang pula, at ngayon kapag naibalot na ito, humiling kayo na nagmula sa inyong puso, taimtim po dapat,
sabihin ninyo dito yung kanyang pangalan at apelyido at sabihin mong habang buhay kang hindi makakawala sa akin at ako lamang ang iyong mamahalin at wala nang iba pa. So sabihin nyo lang dito lahat-lahat. Ngayon kapag nasabi nyo na ito lahat-lahat ang gagawin ninyo, yung telang pula, humanap kayo or kung meron kayong kama, sa paana ng inyong kama, iikot ninyo ito ng 3 ikot, yung itong papel na binalot ninyo sa tela. Iikot ninyo diyon, habang inikot ninyo ito ng 3 ikot, halimbawa ganito, mag-i-example ako. Halimbawa ito yung paanan ng ng kama. Ang gagawin nyo, ikot po. So, pagkaikot, kunin ninyo. So, ikot, pangalan at apelyido ni target at sabihin ninyo, habang buhay kang hindi makakawala sa akin. Tapos, ikot muli. Tapos, kunin dito. Pangalan at apelyido ni target, habang buhay kang hindi makakawala sa akin. At 3 ikot, ganun pa rin. Pangalan at apelyido, habang buhay kang hindi makakawala sa akin. Ngayon, pagkatapos ng 3 ikot, itali po ninyo yung tela na pinaglagyan ito ng papel. Itali po ninyo sa paanan ng inyong mesa or di kaya sa paanan ng inyong kama. Yun po ang gagawin ninyo, mesa, kama, or di kaya yung cabinet, divider nyo na medyo mahaba yung ano, or ano man ang pwede ninyong pagtalian ito. At sisiguraduhin po ninyo na ang inyong ginawa ay walang makakakita o walang makakaalam. Dapat po ikaw lamang ang nakakaalam nito dahil hindi ito pwede makita ng ibang tao o hindi ito malaman. Pwede makita sa ng ibang tao, ngunit hindi nila alam kung ano ito. Ano ang ginawa mo. So, ayun po. Gawin lamang ito sa araw ng Tuesday and Friday and huwag nyo na itong kunin habang buhay na ito doon. Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday lamang ng kahit anong oras. Basta Tuesday and Friday, hindi po tayo nagbabase sa oras. Ang importante, sa araw na malakas. Tuesday and Friday lamang. So, ayun po. Kung may mga katanungan kayo, huwag lamang kayo mahiya na mag-comment sa baba para ma-replyan ko kayo and maintindihan ninyo or meron kayong hindi naintindihan, itanong nyo lamang, i-comment nyo na lamang para kapag nakita ko yung mga comments ninyo, masasagot ko. At kung may mga katanungan kayo, ayun po. Bye-bye everyone. God bless us all.